Yes, may adlaw diha kanimo gaw. Gaw na ako'y good news. Tanawa ni gaw. Pagkanindot nga balita gaw. Wa gyoy sami pagkagwapo nga balita. Ang mga pare ug ang mga CFD nakasabot na gyud sa kamag-uran. Ang ilang mga ribolto, ila nang gipangtapok kay ila kining sunugon. Okay, ang narinig ninyo mga kapatid ay isang miyembro ni Ellen Goldwhite ang grupo ng Seventh-day Adventist. At maraming nag-request sa atin na kung sana sa sagutin daw. Di ko na sana ito sasagutin dahil alam niyo naman sa kaniyang mga makikitang video, minsan ito, short pan inalagay sa ulo, minsan naman kardero, minsan inalagay sa kaniyang ulo yung rice cooker. So, di ko na sana patulan pero daming nag-request dito dahil walang pagkakaiba na talaga ito sa kaniyang founder na si Ellen Goldwhite, mga kapatid. Winasak umano ang mga imahe ng simbahang Katoliko ayon sa kaniya dahil sa mga pastor ng Seventh-day Adventist at defensor ng Seventh-day Adventist. May interview pala ang TV5 sa atin kaugnay dito, mga kapatid. Kanina, may interview. Ganito karami. Ito, meron pa doon. Kuminto ng isang Seventh-day Adventist na yung larawan na niluluhod-luhoran umano ay winasak na at sinunog. Kaya di tayo magtaka kung bakit mas yumakap siya sa Seventh-day Adventist dahil ganun lamang ang level niya sa pag-unawa. Di ba? No. Una, yung imahin daw ni luhod-luhoran. Saan ba kayo nakakita na may mga Katolikong lumuluhod sa imahin? Mali na, lumuluhod sa harap ng imahin, hindi mismo sa imahin. Sa dami ng mga Katoliko, wasak yung imahe. At ang imahin na winasak at sinunog, hindi yan official ng simbahang Katoliko, kundi yun ay occult object. Kaya, yun para ang ating mga kapatid na Katoliko, magabayan, ipinakita natin paano i-dispose yung piki ng mga imahe. Adlaw Pilipinas, may adlaw diha kanimo gaw. Gaw na ako'y good news. Kaya di tayo magtaka kung bakit ang katulad sa kanila, daling na uto, lalo na sa sikta ni Ellen Goldwhite na Seventh-day Adventist, no? Dahil ganito ka babaw ang kanilang pag-unawa, no? Si Edna Valle, Marietta Mendez Adora, si Miguel Pinkian, sa Iligan City. Alam nyo, mama ko Pinkian. Si Heidi Alipater, Roy Mercado, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, no? Sa ating channel ngayon. Okay. Si Wano ito, ating isasalin sa Tagalog para sa mga di nakaunawa. Adlaw diha kanimo gaw. Gaw na ako'y good news. Para sa kaniyang mga agaw daw, sa kaniyang mga relative, meron daw umano siyang good news. Tanawa ni gaw, pagkanindot nga balita gaw. Napagagandang balita daw umano para sa Seventh-day Adventist. Wa, gay sami, pagkagwapo nga balita. Napakaganda talaga umano na balita. Ang mga pare o ang mga CFD nakasabot na yun sa kamutuuran. Ang mga pare at ang mga CFD na unawaan na umano ang katotohanan. Matagal namang naunawaan ang katotohanan sa mga pare at CFD. No? Matagal na na alam ng mga CFD, kaya nga CFD at mga pare at hindi nagiging miyembro ni Ellen Goldwhite dahil alam naman natin
na yung kay Ellen Goldwhite tatag lamang ng tao, no? Ang kay Ellen Goldwhite. Samantalang pinatunayan nila ni Ellen Goldwhite mismo at sa mga aklat ng Seventh-day Adventist ng tunay na iglesia, hindi sa Badista, ang tunay na iglesia walang iba kundi ang Iglesia Katolika mo. So ito tatalakayin natin mga kapatid, no? Punto por punto itong pahayag nitong isang Seventh-day Adventist. Okay? Magandang balita daw. Ang ilang mga ribolto, ilan ang ipangtapok kay ila kining ang kanilang mga ribolto, no, ayan tinitipo na. Sunugon. Dahil susunugin una. Ganyan na ba talaga mag-isip ang Seventh-day Adventist? Kung ito'y opisyal na imahe ng simbahang Katoliko, eh bakit sinusunog? Ha? Dahil hindi opisyal. Emiliano Milano Guyo. Maganda gabi, Brother Winder. Opo, napapunood ko iyan. Tama, sinunog talaga. Dinurog kasi, hindi naman tunay na imahe. Walang pagkakaiba, halimbawa sa Seventh-day Adventist. Daming nagdalang Seventh-day Adventist na hindi naman kay Ellen Goldwhite. Merong Seventh-day Adventist Reform Movement. Merong Seventh-day Adventist Antro and Frey Seventh-day Adventist. Merong ganyan. Seventh-day Adventist din. Pero Seventh-day Adventist Reform Movement Antro and Frey Seventh-day Adventist. Humihiwalay yan sa grupo ni Ellen Goldwhite noong taong 1925. Meron tinatawag na Davidian Seventh-day Adventist. Humihiwalay yan noong taong 1929. Meron pang tinatawag na United Sabbath Day Seventh-day Adventist Church na humihiwalay naman sa taong 1929. At meron tinatawag na Seventh-day Adventist Church of Promise. Humihiwalay yan sa taong 1932. At merong tinatawag na Jerry Seventh-day Adventist na humihiwalay din sa taong 1993. Kaya, ibig ba sabihin, dahil dala-dala ang pangalang Seventh-day, ang dami nila. Ganon din ang sa Santo Niño. Ang simbahang Katoliko, alam niya ang kanyang pinag-aari. Kaya para hindi madaya ang mga inosente, yon ipinakita kung paano pag-dispose dito dahil yon ay tinatawag na Santo Niño de la Suerte, Santo Niño Palaboy, at meron pang tinatawag na Santo Niño na tinatawag nilang Santo Niño na Hubad, no? Santo Niño na Hubad. So, yun na mga Santo Niño ang ipinagbabawal. Pero itong Seventh-day Adventist na makita ninyo sa, eto siya, makita nyo minsan sa kanyang video na nilagay sa kanyang ulo, minsan arinola, nilagay sa kanyang ulo, minsan yung rice cooker. Ano kaya sa tingin niya sa kanyang mukha? Bakit rice cooker ang inilagay? No? Kaya daming mga nag-request at sasagutin natin dahil alam niyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Okay, tuloy natin. Nagmaya, naglipay, naghudya ka. Oh, natutuwa daw umano. Nagrayhak ang langit. Ang langit. Mga manulunda sa langit, nalipay nga nagtanaw. Ang mga anghel sa langit ay natutuwa na tumitingin sa ginagawang ito. Natural, dahil ang mga imahen na ito ay hindi official na imahen ng simbahang Katoliko. Walang pagkakaiba. Halimbawa, yung mga imahen na winasak ninyo, lalo na sa kasama ninyong Seventh-day Adventist at sinunog pa, yun ang official na imahen ng Mahal na Birhen Maria. At di pwedeng wawasakin at sunugin namin dahil official yon. Pero itong imahen na Santo Niño de la Suerte, Santo Niño Palaboy na makita ninyo, yon ang edispose talaga. Isoko ninyo dahil hindi yan official at ang
Aral ng Simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church 2138. Malinaw yan. Sa 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Okay. Tuloy natin itong sabadistang ito. Na ang ilang kanhigiluhuran, ilang kanhigiluhuran. Oh, na ang kanila umanong niluhod-luhuran, ibig sabihin, yung larawan para sa kaniya, ang niluhod-luhuran, mali na. No? So wala nang logic dito itong Seventh-day Adventist. Kaya di tayo magtaka kung bakit natangay siya sa grupo ng siktang tatag lamang ng tao. At alam naman natin, ang siktang Seventh-day Adventist, resulta yan sa maling hula ni William Miller noon. Dahil si Ellen Goldwhite ang mga kasama niya, kaanib ni William Miller noon na isang pastor ng Baptist na merong tinatawag na millenarism. At naghula na 1844, babalik ang Panginoon. At hindi yan nangyari. Kaya humihiwalay si Ellen Goldwhite. Nagtatag ng kanyang sarili. Yun ang dahilan kung bakit merong Seventh-day Adventist at umanib naman itong taong ito dahil sa akala niya ang Seventh-day Adventist ay sa Diyos. Okay, tuloy natin. Rukan ilan ang gisalikway. Salamat kayo. Salamat sa mga pastor, sa mga SDA, sa mga... At pinapasalamatan pa niya ang mga pastor ng Seventh-day Adventist. SDA Defender na nagpasabot. At sa SDA Defender umano na... nagtalakay dito sa mga tao. Sa mga tao, una, ang mga pastor ng Seventh-day Adventist, ang mga pastor, ang mga defender ng Seventh-day Adventist, kadalasan, half-truth lang kumukuha ng kaunting talata sa Biblia at yung iba'y iniiwasan na, no? Halimbawa, kung ginagamit nila ang Leviticus Kapitulo 26:30, wawasakin ko ang inyong mga altar sa bull roll at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Basta, mabasa lang nila na merong wawasakin, merong susunugin, merong Diyos-Diyosan. Para sa kanila mga kapatid, lahat ay Diyos-Diyosa na, no? Pero napag-aralan kaya nila ang nakasulat sa Biblia sa Ikalawang Hari Kapitulo 23 bersikulo 15 hanggang 18. Bakit nang inutusan ng Diyos si propeta Josnias na wasakin sunugin ang tinatawag na Diyos-Diyosan? Merong hindi pinagalaw. Ano yon? Monumento ng propeta. Kung tingnan natin ang Dos Hari, Kapitulo 23, versikulo 17-18. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko ay malinaw. Catechism of the Catholic Church 2138, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to the images passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to the sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Yon ang malinaw, mga kapatid, na aral ng Simbahang Katoliko, no? Hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Hindi po galit ang Diyos sa mga larawan ng mga santo o rebulto ng mga santo. Galit ang Diyos kapag ang isang bagay ay ipinalit mo na sa Diyos mismo. Kasi ultimo ang Diyos, kung tingnan natin sa Biblia, siya mismo ang nag-otos kay Moises na gagawa ng rebolto o imahe, pero hindi sa Diyos-Diyosan, kundi imahe sa banal na anghel. Ulitin ko, mga kapatid, mismo ang Diyos sa Biblia. Exodo 25:19,
22, nag-utos kay Moises, no? Kaya ano ang Diyos-Diyosan? Kung tingnan natin sa unang Korinto 14:33, "For God is not the God of dissension, but of peace, as also I teach in all the churches of the saints." So, ang tunay na simbahan, mga kapatid, ay may mga santo. At ayon sa Biblia, ang mga Diyos-Diyosan, hindi yung mga santo. Ang idol is any representation of a false God. Kaya, kung tingnan ninyo ito, huwag sundin ang nasa isip nitong Seventh-day Adventist na ayon nga sa Juan Kapitulo 7:24, huwag na kayong humatol batay sa nakita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Okay. So, batay sa nakita niya na imahe ng Santo Niño, sinunog, winasak, ituwang-tuwa na siya. Ganon kababaw mag-isip ang Seventh-day Adventist na ito. Kaya, yun ang dahilan na daling nadala sa siktang tatag lamang ng tao. Tuloy natin. Karon nakasabot na gid sila. Og andam na nila isurrender ang ilang mga rebulto kay imo na kinsunugo na gid ni. Lord, salamat Lord nga nakasabot na gid sila. No, so nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil naunawaan na umano ng mga pari at CFD. Una, ang pagkaunawa naming mga CFD at ang pagkaunawa sa mga pari kaugnay sa mga rebulto at sa Diyos-Diyosan iba sa pag-unawa ninyong mga Seventh-day Adventist. Dahil ang niyakap ninyo ang peking sikta. At half-truth lang sa Bible ang tinatanggap ninyo. At nakabasa kayo ng Diyos-Diyosan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3-5, ang konklusyon niyo, lahat ng larawan, Diyos-Diyosan na. Kaya ayon sa Protestant na dictionary, our first Bible dictionary, all idols are images but not all religious images are idols. Pero alam niyo ba? Merong nakita tayo mga kapatid na nakatindig na mga larawan sa Seventh-day Adventist na di naman mukha ng santo. Ha? Kundi meron pa silang monumento ni Ellen Goldwhite sa founder nila mismo. Ay, kung bawal ang mga larawan. Bakit? Bakit may larawan si Ellen Goldwhite? Kinay maoy dindot nga balita. Nalipay gyud ang langit ani nga balita. Oh, so ito umano ang magandang balita, natuwa talaga ang langit. Pero natuwa ba ang langit sa pag-anib ninyo sa siktang tatag lamang ni Ellen Goldwhite? Bakit sa aklat ni Ellen Goldwhite din, mabasa natin na, napakalinaw yan, isa sa mga bulaang propeta na sa aklat nila, si Ellen Goldwhite. Sa aklat nila yan. Oh. So, kaya di tayo magtaka kung bakit ganun lang ang unawa nila. Pero letra for letra, sa panahon ni San Pablo, kung gagamitin natin ang Protestant na salin, may pagkakataon ba na nangaral si San Pablo, gumagamit siya ng larawan? Ito, sa The Living Bible, Galatians chapter 3, verse 1. "O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross." Ano daw? Itinaas niya ang placard kasama ang larawan ni Kristo na nakapako sa cross. Oh, so, napakalinaw mga kapatid, na hindi pala lahat ng mga imahe sa Biblia kung pag-aaralan ay ipinagbabawal ng Diyos. Kaya sa mga nagsubaybay sa atin na nakakita nitong videong ito,
Isuko ninyo ang inyong mga santo ninyo. Ganito karami. Meron pa doon. Santo ninyo de la Suerte. Santo ninyo Palaboy. Palaboy, santo ninyo de la Suerte na ipinagbabawal ng simbahan. Para sa information ng lahat, ang nagsimula dito, isang babae na umano'y mapasukan ng santo ninyo. Kaya kumakalat itong mga imahin na ito na ipinagbabawal talaga at maraming hindi alam na bawal pala ito. So, daming di alam. Pero alam nyo, sa simbahang Katoliko, mayroong apat na canonically crowned Christological images na imahe sa Batang Hesus. Ano yan? Ano yung apat? Apat na approved and canonically crowned Christological images. Una, yung tinatawag Santo Bambino o Araquele. Merong Santo Bambino o Arinzano. Merong Infant Jesus of Prague. Merong tinatawag dito sa atin ang Santo Niño de Cebu. So, yon ang tinatawag na apat na canonically crowned Christological image, mga kapatid. Kaya yung sa hubad na Santo Niño na unang naglabas ng pahayag ang arsobispo sa Cebu kaugnay diyan, Santo Niño de la Suerte, Santo Niño Palaboy, Santo Niño de la Negocio. Oh, kaya mag-ingat mga kapatid. Hindi yan official sa simbahang Katoliko. No? Si Teodoro Salaya, good evening Bro Wendell, salamat sa pahayag tungkol sa simbahang Katoliko. Okay? So, kaabag po ko sa simbahan, amigo mo ni Father Nacer. Yes, regards ako kay Father Nacer. No? Isa sa mga exorcist dyan sa diocese ng Iligan. Pero di kami nagkita doon sa UST, ah. No? Wala ko nakitang taga Iligan sa UST. Okay. So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, may mga nag-request sa akin kung maaari, sagutin ko daw itong naturang Seventh-day Adventist. So, kaya nga, sinunog, may ritual pa. Bakit? Bawal yan. Si Father Jeffrey Habado, exorcist ng Baguio, nauna ng nangaral kaugnay diyan. In this video, I want to talk about the Santo Niño de la Suerte, o kung minsan tawag po nila Santo Niño de la Pera. Ito po ay maling imis ng Santo Niño, hindi po ito ayon sa turo ng simbahang Katoliko. The story is something like this. Just a while back, galing po kami sa isang bahay kasi yung may-ari nagpatulong kasi yung kanilang kasambahay ay gusto daw pasukin ng dalawang kaluluwa at siya naman daw 3 years ago kinulam at tumalab. And when we were doing the house deliverance or the house cleansing, na-discovery ko po na sila ay may maling image ng Santo Niño. Santo Niño de la Suerte. Mali po ito, kaya dapat isurrender, kaya kinapture po namin, hindi lang isa, kundi dalawa actually, yung nasa kanilang bahay na Santo Niño de la Suerte. Ang Santo Niño de la Suerte po ay tulad niyan, usually green siya, kasi green is a color of fortune para sa mga non-Christians. And sometimes, usually, meron po siyang purse at nilalagyan po yan ng mga coins, mga pera. Dinadasalan, niriritualan. At yun daw ay ang purpose ay pampaswerte nga. So, maling-maling po ang pampaswerte in the Catholic Church if you want to be blessed. So, ayan po mga peers. Sanay ka po pulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, just like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na mabigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan.
sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesias.